yan. Okay? Mas gusto nilang mag-preach muna doon sa iba. Kasi napupuna lahat ng mga kamalian. Yan po ay nangyayari. Okay? Nangyayari din yan sa amin. Nangyayari yan din sa Baguio Church of Christ. Kasi hindi nila tinitingnan yung Diyos. Ang tinitingnan nila yung salita mo, yung gawa mo. Bakit kita paniniwalaan? Bakit kita tutularan? Eh, yung mga galaw mo ay hindi akma doon sa tinuturo mo. Okay? Ganyan din po dapat. Okay? Pero tayo, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, no? We stand firm. Okay? Kailangan dapat sa pamilya muna. Kasi nga, di ba? Sabi, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from you. Okay? Kailangan turuan ang mga anak, ang mga kapatid, ang miyembro ng pamilya. Kasi mga kapatid, no, mas maganda yung, tawa dito, mas maganda na kasama mo yung buong pamilya mo sa pananambahan. Okay? Mas maganda na kasama mo sila. Sabi nga, no, pero sinasabi nila na ang sino man ang magmahal ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin o sa akin kaya. Ayon po yan sa Biblia. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus Cristo. So, nagkakaroon ngayon ng division. Okay, nagkakaroon ng division. When I was in Baguio, okay, I want to share to you yung he is a Muslim or she is a Muslim. Okay? And yung family niya talaga is against doon sa paniniwala niya. Okay? Kasi na-convert namin siya. Okay? But ayaw ng pamilya niya. Okay? Yun, gusto niyang ituro yung gospel ni Jesus Christ doon sa loob ng family niya, pero pinagbawalan. Okay. Sa ating mga kapatid, no, hindi natin kaya ba natin kaya na talikuran natin yung ating family, talikuran natin yung ating loved ones para kay Kristo? Kaya po kaya natin yun? Kasi yun yung nasusulat sa Biblia. Pero mga kapatid, no, iniisip din natin, we need to be balanced. Okay? Ang sabi nga, okay, sinugo ni Jesu Kristo ang mga apostol. Okay, sabi niya, kapag hindi kayo tanggapin, shake off the dust of your feet. Okay? Sa amin, sa San Jose Occidental Mindoro, sa Church of, Mangaring Church of Christ, kung pagsasamahin lahat ng mga nabautismuhan, hindi kakasya yung aming simbahan. Paulit-ulit kaming nagba-Bible study because we have a Bible study every Wednesday and Saturday. Paulit-ulit, and then magsisimba ang kapatiran, and then next Sunday magsisimba, then mawawala na naman. Ilang months na naman siya mawawala, and then babalikan naman ulit natin. Okay? Dapat tayo is huwag tayong magsawa ng pangangaral sa kanila. Kasi mga kapatid, hindi naman tayo nagkulang. Sabi nga ni kapatid nanin niya, hindi naman tayo nagkulang. Basta sa atin lang, tuloy-tuloy yung paggabay at pag-alaala sa kanila. Pag-Bible study. Kasi, worst thing niya ng church. Okay, we have a benevolence. Okay, we have a preaching. We have your edification. We need to edify them through the words of God. Okay? Kaya, doon po mga kapatid sa mga hindi pa nabautismuhan. Okay? So, kilalanin natin ang ating Panginoong Jesus Kristo. Ang sabi nga doon, ni Brother Limnas, tama ka, no? Huwag natin pilitin ang isang tao na ayaw magpabautismo. Dahil mga kapatid, kung pipilitin natin sila na magpabautismo balang araw, at dito, they will drift away. Okay? Dito,
aalis sila doon sa pananampalataya na meron sila dati. Okay? Hindi sila mananatiling Church of Christ kung yung foundation nila is mahina. Mga kapatid. Okay? Kasi doon sa amin, daming nabautismohan. Pero yung foundation nila, it's not that firm, mga kapatid. Hindi firm, mga kapatid. So, kailangan tayo, eh sabi nga, huwag nating pilitin ang tao, ang isang tao na magpabautismo. Kailangan yung pagbabautismo ay kusang binibigay, mga kapatid. Kung gusto mong magpabautismo, magpabautismo ka, mga kapatid. Hindi po yan pinipigil. Okay? Pero kailangan, no, mag-aral muna tayo ng salita ng Diyos. Hindi naman po natin pwedeng sabihin na my knowledge of the Bible is enough. So, pwede mo na akong bautismuhan. So, dyan po nagkakaroon ng ng conflict. Okay? Kaya nagkakaroon ng dito na kailangan pang hilahin si sister, si brother na papuntahin sa simbahan para sumimba, mga kapatid. Kailangan dapat tayo ay may strong foundation. Okay? Tignan po natin, mga kapatid, unang kilalanin ang ating sarili, gaya ni Zacchaeus. Pangalawa, lumapit sa Panginoon. At pangatlo, papasukin si Jesus sa inyong buhay. So, mga kapatid, gusto niyo po ba makilala si Jesus? O kilala mo siya, pero gusto mo pa siyang makilala? So, I invite you to come to Him this time. Ikaw, lumapit sa Panginoon. Okay, tayong lahat ay lumapit sa Panginoon. So, kantayin po natin, mga kapatid, yung More About Jesus. Dito. Hymn number 43. We are here to know more about Him. Let us sing the first and the last stanzas of this song. Again, let us sing the first and the last stanzas of this song. More about Jesus would I know, more of His grace to others show, more of His saving fullness see, more of His love and die for me. More about Jesus, more.